What's up sa inyong lahat dyan, mga masters? Kamusta kayo? Sana ayos kayong lahat. Nagbabalik si Talods with another video. Maraming salamat sa pagbisita at pagtambay dito sa aking channel. Ngayong araw na to ay sasagutin natin yung mga tanong nyo dun sa comments kung ano yung mga banda na pipiliin ko between sa two bands na suggestion nyo or comments nyo. Yung post ko sa Facebook page ay Make Me Choose Between Two Bands. So yun ang sasagutin natin ngayon. Pag-uusapan natin, magkukwentuhan tayo ng konti kung bakit ko pinili yung banda na yan at bakit hindi yung isa. Bago yan, mga masters, gusto ko lang magbigay muna ng announcement sa mga good news at mga future contents dito sa ating channel. Kasi itong paparating na August ay marami tayong contents na paparating at marami tayong ideas na naisulat at na-conceptualize. Yun ang gagawin ko para sa month of August. First na announcement ko ay maglalabas tayo ng isa pang original song. Medyo kakaiba to dun sa first na release ko kasi ito ay merong elements of trap and rap. Kasi itong song na to ay kinompose ko dati kasama yung rap group ko na Mad Waves. Napag-usapan namin na gawa namin ng rock version or rock remix yung kanta namin na pinamagatang Hulaan nyo kung ano yung title ng kanta. So ganun yung clue, mga masters. Kung sino mang makakahula ng kanta na yon ay isa-shoutout natin sa susunod ng mga videos natin. Yun ang ginagawa namin ngayon at abangan nyo, papalapit na yan, malapit na yan, baka month of August, i-release na namin yung kanta na yan. Tapos, yung pangalawang news natin ay marami nga akong naiisip ng mga contents. Baka pagdating ng 9,000 subscribers ay magpapa-giveaway tayo para sa inyong lahat yan. Bilang pasasalamat din sa tuloy-tuloy na pagsuporta. Pangatlo ay, ito yung panghuling future content ko. Gumagawa ako ngayon ng anime na cover. Isa siyang sikat na anime song, opening song. At yun ang ginagawa ko ngayon at ilalabas din natin yan malapit na. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel na to, subscribe na kayo dyan sa baba. Yun lang ang mga news natin at mga future contents. Punta na tayo sa video natin. Make Me Choose Between Two Bands. Let's go! So ayun, mga masters, andito na ako sa Facebook page ko at tinitingnan ko ngayon yung post ko na Make Me Choose Between Two Bands. Nakikita ko dito ngayon yung mga comments nyo. Unang comment na makikita ko ay kay Mel Villamor. Sabi niya, Eraserheads or River Maya. So napakahirap pumili kasi isa yan sa mga legends ng OPM dito sa Pilipinas. Siyempre, OPM, so Pilipino. Itong dalawang banda na to ay talagang hinahangaan ng marami at sino ba naman ang hindi nakakakilala. Pero nung bata pa ako, nakikinig talaga ako ng dalawang banda na to. So mahirap pumili, pero kailangan natin pumili. Siyempre, Make Me Choose Between Two Bands. So kailangan natin ng pumili ng isa. Para sa akin, yung pinaka gusto ko talaga, yung River Maya. Kasi yung mga kanta nila tumatak talaga sa isip ko at talagang big influence yung mga kanta nila. Especially sa songwriting at lyrics-wise, mas gusto kong gumawa itong River Maya. Especially nung panahon pa ni Bamboo, tsaka si Rico Blanco. Pero no offense naman sa bagong vocalist, hindi naman talaga bago. Kasi yung kumakanta si yung drummer, tapos yung si Sir Mike Elgar. No offense naman doon. Pero mas gusto ko lang talaga yung era ni Bamboo, tsaka yung kay Rico Blanco. Magaling talaga magsulat si Rico Blanco. Talagang idol ko talaga. Tsaka Bamboo rin. Siyempre yung panahon ng mga himala, isap mata. Kay Rico Blanco naman yung tawag dito, You'll Be Safe Here. Tapos, Umaaraw Umuulan. Punta tayo sa next. Kay Kyle Jeff Killiope. Sabi niya, Slipknot or Black Sabbath? Para sa akin, gusto ko parehas tong banda na to. Nung siguro nasa grade 6 ako, nakikinig ako ng Black Sabbath din. Kasi pinarinig to ng kapitbahay namin. Nung narinig ko, parang nabaliw ako eh. Sobrang ganda ng mga melody at syempre yung riff at yung angas mismo ng kanta. Pero nung narinig ko rin yung Slipknot, around siguro mga 2000, hindi ko matandaan, 2005 siguro. So yun, nagustuhan ko rin yung angas ng riff nila kasi napakagaling ng arrangement ng mga songs. Especially yung Duality, Psychosocial at yung mga bagong album din. Napakalupit. So ang pipiliin ko dito
siguro Slipknot. Kasi hindi lang sa song, pati rin sa mga maskara nila. Nakaka-intriga talaga dati kung ano talaga yung itsura nila. Napakalupit nila mag-perform sa stage. Lalo na nung nagmamaskara silang lahat at hindi pa natin kilala kung sino talaga sila. So Slipknot all the way. Next is galing kay Francis Kurt Ilagan. Sabi niya, Neck Deep or The Story So Far? So ang pipiliin ko dito, since hindi ako masyadong nakikinig ng The Story So Far, pero narinig ko na yung ibang kanta nila, ang pipiliin ko pa rin ay Neck Deep. Kasi sobrang, yung mga kanta kasi nila, parang bumabalik yung alaala ng high school days na parang panahon na ng mga Blink 182, Sum 41, A Day to Remember, parang bumabalik yung childhood memories or high school memories kapag naririnig ko yung Neck Deep. Kasi yung mga kanta nila parang relatable din, nakaka-relate yung lyrics. So, Neck Deep talaga. Pasensya na sa The Story So Far. Yun. Tapos sabi ni Randy Abesentipo, hindi naman siya nag-comment kung anong banda yung pipiliin ko, pero sabi niya, Lods, your song by Parokya, gawan mo ulit ng cover. So huwag ka mag-alala, since papalapit na yung pag-recover ng channel natin, hindi ko na kailangan gawin ulit yun kasi na-upload ko na yun. So pag nabalik yung channel, andun na yun. So abangan mo na lang, Master Randy, yung pagbabalik ng original channel natin. Next is Maki Musica or Musica. Hindi rin siya nag-suggest ng mga banda, pero ang sabi niya, collab na tayo, Master. Oh. So eto, tips ko rin to sa mga YouTuber or content creator na gustong makipag-collaborate sa ibang YouTuber. Mas maganda kung may naiisip na kayo na content idea. Kasi maraming nakikipag-collab sa akin, wala namang problema. Sino ba naman ako para tumanggi? Pero mas maganda kasi pag kayo na nag-isip. Kasi kayo yung gustong makipag-collaborate. Tapos, mas maganda kung may idea ka na para konting input na lang nung i-collaborate mo. Kasi parang ano yan eh. Ikaw yung may gusto, so ikaw yung dapat may idea. Parang ganun. Hindi naman sa pag-ano ah. Ano ko lang to. Base sa experience ko lang din. Yes. So, mas maganda talaga kung may naisip ka na. Kasi, di ba, ang awkward naman kung makikipag-collaborate ka tapos yung i-collaborate mo ay siya pa yung gagawa ng content para sa'yo. Parang ganun. Sana na-guess nyo. Pero hindi to nangyari sa amin ni Maki Musica. Ano ko lang to, parang tips ko lang to ha. Wala akong inaano dito, wala akong nini-name drop dito. By the way, continue tayo. Parang lumalayo na tayo. Kusunod ay si JM Gonzalez. Sabi niya, Slipknot or Killswitch Engage. Ang pipiliin ko dito ay, siyempre, sabi ko kanina, Slipknot between Black Sabbath and Slipknot. Pero dito sa dalawang choices na to, mas pipiliin ko yung Killswitch Engage. Kasi yung kanta nila, yun talaga yung pinaka, ano ko, halimbawa, ito yung mga genre na gusto ko, sila yung pinaka-gitna. Sana na-gets nyo. Parang sila yung tahanan kung saan ako magiging komportable. Ano bang tawag doon? Hindi ko ma-explain eh. Parang yung mga ganyang tunog, yan yung parang babalik-balikan mo. Kasunod, ito, tropa ko to. Pumunta ako sa emission testing at nagkita kami kanina. Nagkasabay kami ng magpa-smoke test ng motor. So, siya si Lucas Libby at siya yung drummer ng dati kong banda na metalcore, yung Outcast in Prison. Sabi niya, Bullet for My Valentine or Captain No Captain Champ? Para sa akin, ang pipiliin ko talaga, all day, Bullet for My Valentine. Siyempre, alam niyo naman, pinaka-idol ko yan at isa sa mga biggest influence ko yung Bullet for My Valentine. High school pa, Tears Don't Fall na talaga yung tugtugan. Siyempre, alam niyo yan. Sa mga tambayan sa bench, sa high school, nung mga panahon ng emo days, Bullet for My Valentine talaga. Etong Captain No Captain Champ, narinig ko to college na ako, so medyo huli na. Pero, ewan ko lang kung kailan sila nagsimula. Pero maganda naman yung tugtugan nila. May pagka-genty type. May pagka-chuk-chuk-chuk-chuk. Parang ganun. Yung mga riff nila. Bullet for My Valentine ako, Master. Tapos, kasunod si J. Vinil Dado. At sabi niya,
Ano ba yun? Dyan, wala. Ayan. Agsunta or Muni Muni, my two favorite bands. Actually, hindi ko kilala yung Muni Muni. Siguro papakinggan ko mamaya. Pero sa ngayon, Agsunta muna. Kasi, siyempre, yun lang alam ko. Pero kung marinig ko siguro yung Muni Muni, baka mag-Muni Muni ako at magbago ang isip ko. Yun. Kasunod ay Slipknot. Oh, Slipknot na naman. Galing kay Shami Smith. Slipknot or Korn? So, sa dalawang ito, talagang, napakahirap nito. Slipknot or Korn. Napakalupit talaga ng Korn din. Ang galing ng boses ng vocalist nila. Pero, hindi ko alam eh. Ano ba? Kayo, kung papipiliin kayo, Slipknot or Korn? Comment kayo dyan sa baba. So siguro, 70% Slipknot, 30% Korn. Parang ganon. I hope that makes sense. Or Slipknot na lang. Tapos, kasunod si John Paul Ocampo. Guns N' Roses or Bon Jovi? Para sa akin, Bon Jovi. Tumatak talaga sa akin yung mga kanta ng Bon Jovi. Yung Always, Bed of Roses. Tsaka yung Thank You for Loving Me, Bad Name. Kasi yung tito ko, nakikinig nitong mga banda na to. Guns N' Roses tsaka Bon Jovi. Pero yung tape niya, ang laging nakasaksak sa cassette, yung Bon Jovi. Tsaka yung Michael Learns to Rock. So, kasunod, galing kay Killian. Master Killian, isa siyang kababayan dito sa Dumaguete City. At isa siyang malupit din na gitarista. So ayun, ang sabi niya, 311 or Sublime. So para sa akin, yung sagot ko dyan, depende sa mood. Siguro kung gusto kong medyo lumitaw yung, parang lumipad yung utak ko, gusto ko yung 311. Para mas floating yung ano nila eh, vibe nila eh. Kumpara sa Sublime na medyo mas konting hype kasi yung Sublime. Kumpara sa 311. Pero depende rin sa kanta. Kasi may mga mabibigat din na kanta yung 311. Pero depende rin sa song siguro. Pero para sa akin, mas bet ko talaga itong 311. Next is, galing kay Kenji, Polyphia or Falling in Reverse? Para sa akin, Polyphia. Kahit idol na idol ko yung Falling in Reverse, mas nagustuhan ko talaga yung instrumental music ng Polyphia. Kasi parang dinadala ka nila sa kakaibang dimension. Yun nga, magaling na mga gitarista si Tim Henson, tsaka si Scott LePage. Sobrang galing. Pati yung drummer. Polyphia versus Fall in Reverse Polyphia. Next, Eraserheads or Rivermaya. Parang umulit na to ah. Sinagot ko na to kanina. Ayun nga, Rivermaya ang pinili ko dito. Galing kay Jophiel Parantar. Next, Robert Jude Tulay. Or Tulay, Bullet for My Valentine's, tanggalin mo yung S, or Falling in Reverse. So, sa dalawang to, since idol na idol ko yung dalawa, parang 50-50 eh. Pwede, Bullet for My Falling, or Falling in Bullet, parang ganun. So, sana na-guess nyo, wala akong mapili yata sa dalawang to. So, kasunod, galing kay Lijan Alarte, Guns N' Roses or Metallica? So, para sa akin, Metallica talaga. Big fan ako ng Metallica. Yung mga riff nila, sobrang ganda. Mga solo ni Kirk Hammett, sobrang lupit din. Kasunod, galing kay Jolly, Kalya Lili or Pantera? Siguro Kalya Lili na lang. Kasi Kalya Lili, yung magbalik, pambansang intro. Dahil sa pambansang intro, naging idol ko yan. Kasi pambansang nga eh. Pilipino tayo. Kaya tagkilingin natin yung sariling atin. Pero shoutout din sa Pantera. Especially kay Dimebag Darrell. Napakalupit na gitarista din. Second to the last, PNE, Parokya ni Edgar or Kamikaze? Galing kay Eman Samson. Para sa akin, Kamikaze. Solid fan din ako ng Parokya ni Edgar. Pero siyempre kailangan natin pumili, Kamikaze. Siyempre yung maharot na album, yun yung pinaka maganda para sa akin. At yung bagong album din, yung Alap. Yun, malupit din. So, panghuling comment natin galing kay Shami Smith ulit. Suki talaga ito si Shami Smith. At sabi niya, Avenged Sevenfold or Bullet for My Valentine? Para sa akin, Bullet for My Valentine. Kasi, yan yung biggest influence ng songwriting ko. Yung banda nila, simula sa simula ng mga album nila,
ganun pa rin yung tunog nila hanggang ngayon. Parang nag-stand out talaga yung Bullet for My Valentine na sound. Kahit medyo nag-evolve ng konti, makikilala mo talaga na Bullet for My Valentine yung tunog. Pero yun lang yung mga tanong ng mga master natin dito sa Facebook. Nagpapasalamat ako dahil sa mga tanong nyo na nag-enjoy talaga akong sagutin. Sana may natutunan din kayo sa video na to. At maraming salamat ulit sa lahat ng nanonood ng Talods. At siyempre, marami pa tayong aabangan na contents at marami pa tayong ilalabas na videos. Tuloy-tuloy ang ating rakrakan. Keep shredding, keep rocking, let's go!